Hello mga tol and good morning. This time ang gagawin natin is ayusin na natin yung amplifier na maliit. Papakita ko sa inyo mamaya yung ayusin natin amplifier, then kung ano papalitan natin. Si baby maliit to, baby maliit. Kaya yun ang mga gagawin natin. Pero bago yan, please like, share, subscribe sa yung sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, then habol na kayo. Habol na kayo, open na open pa po kami. Then, open na open pa kami. Then, and papalo din kami sa aming Facebook page. Nandito sa screen, may Angelin Fermin page. Vlog sa Facebook page. Then, share na din natin sa description link sa baba. Pabio na lang. Then, start na natin ayusin yung amplifier na maliit. Kasi yung issue kasi noon is overheating. Umiinit siya. Then, continuous yung tunog niya, continuous yung play niya. Ang problema lang is, umiinit talaga siya. Papadar si baby. Kumakain si baby. Kaya, yun. Pag pumayag na si Aling Maliit na ibaba, ayusin na natin yung ampli. Start na natin. Thank you so much. Push. Hello to each and everyone. If you are new in my channel, my name is Mary Angeline Fermin, Mommy Angie in short, and also my little princess. And Daddy Chris, I'm from Bicol. If you are not yet subscribed in my YouTube channel, please subscribe for clicking subscribe button and hit the notification bell to always update in our YouTube channel. Don't forget to like and share, guys. Yun mga tol, hindi pa natin mabuksan yung ampli kasi yan si Aling Maliit to. Busy. Kasi gagamit tayo ng soldering, gunting, tapos lighter. May mga gagamitin tayo na hindi pwedeng hawakan ng bata. Kaya yan, nandiyan pa si Aling Maliit. Hindi pa tayo pwedeng magsaksak ng mga ano kasi baka mag-cause ng aksidente. Kasi ito, hawak ng hawak lang to. Baka mamaya, saksak natin yung soldering, hawakan nito. Kaya No. Kaya imbis na start na natin yung gagawin natin, yan, ganyan lagi ang sistema ni daddy. Imbis na maka-start na tayo, ayan si baby, yan yung vision ni baby. Laging gulo-gulo ki daddy lagi yan. Okay lang yan kasi mabait naman yan. Baby, love na love namin yan. Yan. Kaya yun pala mga tol, after ng ilang lockdown, sana okay lang kayong lahat and safe tayo lagi. Yun lang ano natin, kahit pumapasok tayo sa work, kahit delikado, pray lang lagi tayo sa taas. Then, gabi-gabi, huwag tayo makalimot sa Diyos na magpasalamat sa lahat ng blessing. Then, at least, ilang buwan na tayong pumapasok sa work, then ilang buwan na yung lockdown. Thank God tayo kasi wala tayong, hindi tayo nagiging positive sa COVID-19. Hindi tayo pinapabayaan. No, baby! Kaya laging huwag kakalimutan, magpasalamat sa Diyos. Ano, Ki? And yun, thank you lang tayo, talaga tayo. And ingat lang tayo, ingat lang kayo lagi. Yan si baby, oh, tignan mo. Halika dito, baby! Shhh! Kinukuha na naman yung mga gamit ko. Hey guys, hindi natin. Kinukuha na, baby, yung mga gamit ko. Yan. Yung gamit ni daddy. Start na sana si daddy mag-vlog. Ang problema, si baby. Yan, yun. Wait muna. 1 hour later. Yan mga tol, ito yung ampli natin na maliit. Ito yung gagawin natin. Babaklasin natin yung loob nito, then papalitan natin yung fan. Tapos lilinisin na din natin. Tignan nyo, medyo may kalawang na siya kasi stuck na nga. Then ito. Ang pinaka problema lang naman nito is nag-overheat siya pag ginagamit. Mabilis uminit yung loob niya. Ibig sabihin, kasi may fan to sa loob, it means hindi na masyado nag-work yung fan niya. Baka mahina na yung pinaka-fan niya sa loob. Kaya babaklasan natin, then papalitan natin ng panibagong fan. Bibili tayo sa labas. Pakita ko sa inyo yung fan nito. May idea kayo kung may mga amplifier kayo sa bahay na sira, tapos mga DVD, mostly yung may mga fan sa loob, at least may idea kayo. Tapos pwedeng kayo na lang gumawa kung kaya nyo naman palitan. Make sure lang na pagbubuksan nyo to mga tol is naka-unplug siya. Huwag kayong magbubukas ng mga appliances na nakasaksak. Kasi, baka makaiwas din tayo sa aftershock. Buksan natin to, paikot,
yung mga score niya maliliit ito. Check nyo. Ah, focus natin. Yan. Yung tatanggalin natin. Ito ko sa inyo yung laman nito. Kasi ito, binili ito. Halos di na nabuksan ito. Yung na-stack. Ang problema nga, nag-overheat. Kaya tumutunog siya kasi sobrang init yung buong system niya. Yan mga tol. Wow, ang dungis. Kaya makikita nyo, ito yung part niya. Ito yung pinaka-motherboard niya. Ito. May kasama siyang heatsink, tapos may AC. Itong mga maliliit na to. Kasi ito kasi, sobrang init to. Inabsorb ng heatsink yung init niya. Then may support siyang fan, itong fan na maliit. Tapos yung pinaka-power supply niya. Kung makikita nyo, sobrang dungis na talaga yung loob niya. Ayan. Pag inayos natin to, tanggalin natin itong fan. Kasi itong fan, nag-work pa siya. Kaso ang problema nga, is masyadong mahina na yung boost ng fan niya. Hindi niya na kayang palamigin to. Kaya sobrang init. Punti lang naman tatanggalin natin. Ito lang naman, dalawang screw sa baba. Para matanggal natin yung fan. Kasi mga ganitong fan mga tol, may nabibili naman ito sa market. Diyan sa mga bilian ng electronics parts. Mga socket nito is hindi naman talaga ano ito. Ganyan lang siya. Ito, nakikita nyo itong maliit na to. Yan. Ito. Ito lang hugutin natin. Oh, ganyan lang siya kadali. Tanggalin lang natin to. Tapos, tignan natin yung value ng fan natin. Kasi may kita nyo naman sa tiyo niya. Masyadong ano na siya. Pang sunog na. Kasi sobrang init. May value to. 12 volts, 0.16 amperes. Tapos, para sa 220 na unit. Ito, ganito siya kalaki. Kaya bibili tayong replacement, ganito din kalaki. Kaso ito, tanggalin natin itong pinaka-base niya kasi ito yung kinakapitan ng fan. Kasi pag bumili kayo, fan lang, wala itong anong ito, bracket. Kaya ito, tatanggalin natin to kasi baka mawala natin, hindi na natin may kakabit yung fan. Tapos, pag naikabit natin, pag nakabili tayo ng bagong fan, kakabit natin, then pagkatapos, lilinisin na natin yung loob para mas maganda na. And iwas init din ulit. Kaya yun mga tol, baklasin muna natin to, bili tayo sa labas, and update ko kayo maya. 2 hours left. Yan mga tol, mag-start na tayo, and hindi tayo matatapos kasi si baby nga, mukulit. Ito yung binili natin na replacement na fan sa amplifier natin. Pakita ko muna sa inyo. Ito yung luma. Yan mga tol, yung luma. Tapos ito yung bago. Bumuli na tayo ng bago. Kita ko ulit sa inyo yung bago. Then mayroon tayo dito yung ito, yung plastic na ito, kung anong tawag nila dyan. Tapos lid, kunting-kunti na lang yung lid natin. Then paintbrush, panlinis dun sa ampli, gunting. Then soldering, saka yung lighter. Maya magagamit natin yan. Unahin muna natin yung ito. Kasi nandito yung focus natin. Hindi kasi natin makakabit to sa ano. Ito yung bago. Yan. Tulad pa rin nung dati mga tol, yung nang sabi ko sa inyo, pag bibili kayo, make sure lang na same yung makuha nyo. Yan. 12 volts, saka same yung ano nya. Ang problema lang natin dito is, basta may mga replacement na nabibili is, ganito siya. Ito yung original na galing dun sa ampli. Tapos ito yung luma. Ito yung luma, ito yung bago. Kailangan natin dito is ipalit tong socket. Lagay natin dito para magamit natin doon. Kaya yun ang muna natin gagawin ngayon. Putulin natin to. Then, ano natin yung socket. Ayan. Bibi ko makinig kay daddy ha. Ayan mga tol. Pinutol natin yung socket. Then, baka gumana siya sa ampli, dapat huwag natin ibaliktad yung positive-negative kasi ganyan siya. Ito yung dugtungan niya, then ito yung positive. Yung positive is lalagyan natin siya ng buhol para di tayo magulo. Yan. Ito yung positive natin, and ito yung negative para maiwasan natin yung problema. Yan, start na natin mga tol. Bakbakan din ulit natin. Then ang gagawin natin is lagyan natin to ng lead.
tsaka negative. Paba lang siya. Tapos, discartean na lang natin siya. Mga ganyan, pwede na siya ganyan. Then, ito na yung ampli natin mga tol. Yan. Binuksan na natin to. And, balik natin yung parts. And mga tol, ito yung ampli natin. Then, ito yung mga accessories part na tinanggal natin. Tapos, ito yung bagong fan na kakabit. Pero bago yun, testingin muna natin kasi baka mamaya, i-fix natin dito. Ito yung socket niya. Ibabalik lang natin sa pinakasocket niya. Ito. Kasi mamaya, baka i-fix natin yan dito tapos di gumawa na. Di tatanggalin natin ulit. Kaya di muna natin kakabit. Yan lang mga tol, balik nyo lang ulit dito sa socket. Ito, test muna natin. Yan mga tol, sinaksak na natin. Then, ayun natin yung ampli natin. Yun, umikot na siya. Kaya maya nito, ibabalik na natin ito dito sa loob ng board. Pero bago yun, bago natin siya ibalik kasi gumagana na din yung fan. Linisin muna natin ito, blower muna natin. Dito natin gagamitin yung paintbrush saka yung blower na review natin last time. Gagawin natin is ibugan lang natin to para matanggal yung mga hangin. Yan mga tol, nalinisan na natin to. Mamaya na natin linisan dito sa panlabas. Okay na muna yan. And kabit na natin tong fan. Double check nyo yung fan nyo kasi baka may kabit nyo baliktad. Yung blow ng hangin nya is papunta ang right side. Papunta dito yung hangin. Dito yung higop. Kaya dapat ito yung papalamigin natin na system. Dapat ganyan siya. Yung mga tol, nakikabit na natin yung fan. Then, next type kung kakabit natin is yung takip. Ito. Mamaya natin siya. Nisin masado pag nakikabit na natin. So, bago pala yun, saksak muna natin, test muna natin para make sure lang na pag kinabit natin, 100% working na siya yung fan. Mga tol. Gumagana na siya. Then, makikita niya ito. Working siya mga tol. Kaya babalik na natin yung takip. Lilinisan na natin. May basahan tayo dito. Then spray natin ng cleaner. Kaya para magmukha siyang bago ulit. Kasi pag kinabit kasi ito dyan sa lagyan, buwan na naman ito bago malinisan na naman. Pusin na natin yung mga gilid-gilid. Natin and sound check natin kung working na naman siya. Yun, kabit na natin itong mga tol din. Tapos tingin natin. Sound check natin.
fire, napagana natin siya. Then, yun lang pinaka main problema niya lang is overheating kasi nasira nga yung fan niya, hindi na umiikot yung fan. Kaya hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana may nakuha ulit kayong tips and idea sa ginawa natin ngayon na pag-repair ng ampli. Then, sa mga bago dyan, please like, share, subscribe sa aming YouTube channel and pa-follow din ulit sa aming Facebook page. Pa-like and follow. Thank you so much guys sa pag-watch and pag-comment. Leave kayo ng mga comment kung anong sunod na vlog yung gagawin natin. Thank you so much sa lahat. Bye-bye! Thank you.